يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. الحمد لله الذي أمرنا بإتباع الرسول ومعرفة الهدى بدليله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. ما قفت الإسلام أوليت naitala sa sira sa talambuhay ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nang si propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay nasa Makkah, ay lumaganap ang sobrang paninira ng tao sa kanya. Tinawag siyang siraulo, tinawag siyang manggagaway, tinawag siyang sinungaling, tinawag siyang magikero, tinawag rin siya na maninira. Lahat ibinintang sa propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaya isang beses nakita ng propeta sallallahu alaihi wasallam ang isang matanda na galing sa pamimili at may buhat-buhat na napakaraming kanyang napamili. Dahil sa kabutihang puso ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nais niyang tulungan ang mga nahihirapan. Kinukuha ng propeta sallallahu alaihi wasallam ang kanyang binubuhat, subalit tumanggi ang matanda dahil sa wala siyang pangbayad sa sino mang tutulong sa kanya. Nagpilit ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dahil ayaw niyang mahirapan ang matanda. Wallahi, ganito ka matulungin ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaya wala siyang masamang pagkakilanlan sa Makkah dahil sa kanyang kabutihan at pagiging matapat sallallahu alaihi wasallam. Al-Amin, tinatawag siyang Al-Amin, ang pinakamatapat. At nakuha ng propeta sallallahu alaihi wasallam ang binubuhat ng matandang ito at nahatid niya hanggang doon sa malayong kanyang tinutuluyan. At pagdating doon, kinuha ng matanda ang kanyang napamili at sinabing, wala akong mababayad sa iyo. Subalit bilang gantimpala, bilang kabayaran, bibigyan kita ng payo. Bakit? Kasi nabaitan ang matanda sa propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pagbalik mo ika sa Makkah, payo ng matanda, iwasan mo ang isang tao sapagkat siya'y sinungaling, manluloko, siraulo, salamangkero. Layuan mo siya, huwag kang lalapit. Kaya ang ilang mga tao, lahat ng pumapasok sa Makkah, inuutusan ng mga kalaban ng propeta sallallahu alaihi wasallam, takpan yung tenga. Bakit? Kasi mamagicin kayo ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Huwag niyong subukan makinig sa kanya. Gantong ginawa ng mga kalaban ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaya pagbalik mo doon, sabi ng matanda, iwasan mo ang taong yan. Ang pangalan niya ay Muhammad. Subhanallah. Ang pangalan niya ay Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sabi ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ako po si Muhammad. Nagulat ang matandang babae. At ganito ang maraming tao ngayon. Maraming tao ngayon, hindi lang nila kilala si propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaya maaring maniwala sila na siya'y siraulo, salamangkero, masamang tao, sinungaling, pero hindi nila kilala ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaya sabi ng isang ating imam, ang mga gumawa ng kasinungalingan sa propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay may napakasamang layunin. At ang layunin nila ay gumawa ng kasinungalingan walang katotohanan para magkamali ang mga Muslim sa kanilang aksyon. At ang mga tao ay naghihintay lang sa mga Muslim, laging nakatingin na magkamali. At pag nagkamali ang Muslim, pinalalaki nila ito at pasasamain ng napakasama. Kaya pag nagkamali ang Muslim dahil sa kanilang ginawang kasinungalingan, ibig sabihin nagtagumpay sila. Wa'iyadan billah. Ngunit hindi sila pagtatagumpay ni Allah.
Kaya ang mga Muslim ay hindi magkakamali sa kasinungalingan ginawa nila. Ito ang dapat. Anong dapat gawin? Dapat bang pumatay? Dapat bang magpasabog? Hindi pa, mga kapatid, sa Islam. Sa pamamagitan nito, napakagandang pagkakataon para ipakilala sa mundo kung sino si Muhammad, ang sugo ni Allah. At pati mismo Muslim na hindi nakakakilala sa Propeta Muhammad SAW, hinintay pang insultuhin ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahi al-azim, maraming Muslim ngayon hindi kilala ang propeta niya. Hindi alam ang sira, talambuhay, kung sino nanay niya, kung sino siya pinanganak, sino nag-alaga sa kanya, kung anong ginawa ng Propeta Muhammad SAW na pagsisikap para makarating sa atin ang Islam. Hindi alam ito ng mga Muslim. Wallahi al-azim, marami, napakarami. At ngayon, napakagandang pagkakataon. Baka maunahan ba tayo ng mga hindi Muslim makilala si Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anong ginawa mo? Napakaraming pwedeng gawin. Bumasa ng hadis, mag-aral, magdawa, magdawa ng tama. Sapagkat ang propeta ng Siraslam nagdadawa ng meron liwanag, meron kaalaman. Kung magdadawa ka at walang kaalaman at kadiliman, huwag ka na magdawa. Sapagkat hindi sa iyo wajib yun. Ito ang tunay na nusra, pagtulong sa propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At hindi yung magalit ka ng walang kadahilanan. Hindi yung magalit ka ng wala sa lugar pala, brother. Magandang nagagalit, subalit tama ba nasa lugar? Kung gusto natin tulungan ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ngayon pa lang alamin mo sira. Magbuklat ka na ng libro ng akhlak. Kilalanin mo na si Muhammad bin Abdullah. Kilalanin mo ng sugo mo si Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dahil hindi mo siya mapagtatanggol kung hindi mo siya kilala sallallahu alaihi wasallam. Mga kapatid sa Islam, ito'y panawagan. Ito ang tamang pananaw. Ito ang gabay na mula binigay sa atin ng ating mga ulama. Ito yung dapat natin gawin. Una, kilalanin si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alamin ang kanyang sunnah at sundin isabuhay ang kanyang mga katuruan. Sallallahu alaihi wasallam. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Katotohanan si Allah at ang kanyang mga anghel ay nagbibigay pugay sa kanyang propeta na si Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaya sabi ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ata'arifuna man al-bakhil? Kama kala sallallahu alaihi wasallam, kilala niyo ba kung sino yung madamot, hindi mapagbigay, kuripot? Sino yun ya Rasulullah? Yung taong pag narinig ang pangalan ko, hindi man lang nagsasabi ng sallallahu alaihi wasallam. Samantalang si Allah mismo ang nagsabi, bada'a fi nafsihi, si Allah mismo nagsabi sallallahu alaihi wasallam, inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ang may mas maraming pagsabi ng sallallahu alaihi wasallam kasama sa ipapamagitan ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa araw ng paghuhukom. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Si Allah at ang kanyang mga anghel ay nagpupugay sa propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma inna nas'aluka al-hudى wath-thuqa wal-'afafa wal اللهم لا إله إلا أنت يا أنت إراهنا الحق المبين يا أنت ربنا الحق المبين اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والأفافة والغنى اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم انصر الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وذمر أعداءك وأعداء الدين وعليك بمن ظلم رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم انصر نبيك صلى الله عليه وسلم اللهم انصرنا على القوم الكافرين اللهم انصرنا على القوم الكافرين اللهم انصر علماءنا ودعاتنا لا إله إلا أنت يا ذا الجلال والإكرام اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل اللهم رب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر.